10 seconds na, remaining. Well, nawala ang aking screen dito. Hindi ko natuloy alam kung ano nangyayari. 5 seconds remaining. Dire team pick. Kamukha mo si JM De Guzman. Konting dilat pa. Nawala siya kanina pero bumalik na. Pwede na ba yan? Dilat tayo para sa inyo. Paano mag-check ng Benjamin points? Paano mag-check ng Benjamin remaining. Points, Derek? Paano mag-check ng Benjamin points daw? 5 seconds. Teka lang, best. Sasabihin namin. Ano oras? Pabati asawa ko. Sassy is the name. Lagi kaming nanunood ng Twitch. So, binabati namin kayo. Salamat sa pagtutok sa The Bucharest Major coverage ng Mineski TV. Ano oras daw laban ng Mineski at TNC? Mamaya mga 10, 11 pa yata yan. Mamaya-maya siya. Pang-anim yata siya na series today. Sabi ni Davil King, babati gaw kay Leo Fe. Binabati namin si Leo Fe. Epic MK daw sabi. Pakurot sa pisngi. Pakurot daw sa pisngi. Kung na, hindi to ka papayag ako, pero hindi ko kukuritin yung sarili kong pisngi para sa'yo, bes. Ano yan? Exclamation. Yan. Yan, sinasagot na ni Mubot yung mga tanong ninyo. Yun na nga. Ayan. Si Mubot, siya naman talaga yung ano eh, the real MVP. Kaya huwag nyo awayan yan pag nasisira siya kasi... Mini? Exclamation point mini. Para manalo, para sumali sa giveaway. Ah, okay. Type nyo exclamation point mini para makita yung Benjamin points ninyo today. May co-caster ba akong kasama? Oo, may co-caster akong kasama. Pangalan niya ay Ricky. Pangalan niya ay Ricky. Kala mo si Rico. Iba naman. Napano ka, bes? nasa PPGL coverage si Rico. So, ano pa ba? Anuhin natin dito. Yan, exclamation point mini. Yan. Ano pa? So... Hindi po, hindi tumatae si Wolf. Tsaka bawal yata yung sabihin. Kasi baka may mga kumakain tayong viewers dyan. Kawawa naman sila. Sipin niyo yun. Nagre-ritual sa Call of Nature. No, siyempre si Ricky. Hindi siya nakikita habang nagkakas. Kaya, binubulong lang niya sa akin kung anong mga naiisip niya sa draft na to. Anyways, Complexity, rounding up the draft with Pugna, offline Pugna. Well, okay. Chess yan maglalaro ng Nature's Prophet. Very interesting draft. While Secret have rounded up their draft with Fata playing the Underlord. Anong pakiramdam na iniiwan ng kasama? Masakit, bes, masakit. Pero sanay na ako eh. Si Wolf, pag may nakikita yan, iba, mabilis mang iwan. Lalo na pag ako yung iniiwan. Kaya, samahan nyo na lang ako dito. Shoutout naman daw sa Team TKG. Shoutout sa'yo. Anyways, Ricky, sa tingin mo, sino mananalo sa draft natin ngayon? Tingin mo, Ricky. Hindi daw niya masabi eh. Hindi daw niya makita eh. Ano, Ricky? May isip ka ba? Tingin ko, parehas lamang. Ah, beautiful analysis from pareng Ricky. You know, ayan. Bumili lang kayo ng gem, makikita niyo kung gano'ng kapogi si pareng Ricky dito. Anyways, pasok na tayo sa game. Pero, tignan muna natin. Ano mo, ang ganda ng ano eh. Yung detalye. Ang book ni Ricky, nakaka-ano. Nakaka... Parang laging nare-rebound, laging na, ano, nako-conditioner. Sobrang lambot. Parehas lamang. Pabati daw sa tropa niyang Comembo CMB since 2010. So, binabati namin kayo. Shoutout daw sa kay Mika Oben na Ancient 4. GF ko yan. Wow, Ancient 4 yung GF. Mas mataas po sa MMR ni Ricky. Ah, yan. Twitch.tv/Ricky. So, samahan nyo kami dito para sa coverage ngayon. Ang ganda. Diba? Ice na ice. Nakakatakot yung kasama kong caster. Huwag naman. Mabait yan si Ricky. Pero ang problema, nang babackstab. Alam mo yun, yung kaibigan na nang babackstab. Sakit nun eh. Diba? Anyways, pasok na tayo sa game. Anyways, pakinalala muna natin ang mga manlalaro. F5, let's go. Sa side ng Secret, that is Puppy on the Ancient Apparition, Ace on that Chaos Knight, Yapsor on that Earthshaker, Fata, Underlord, and Mid 1 on that Death Prophet. Side naman ng Complexity, Kyle on his Disruptor, Limp on that Gyrocopter, Chessie,
Nature's Prophet, Z-Freak sa kanya, Elder Titan, tsaka Mu on that offline pug na. O nga, ang gwapo ni Ricky eh, no? Pabati daw kay Diego, nasaan ka na? Malaki ilong ni Ricky. Magrabe naman. Huwag niyo naman asarin si Ricky. Anyways, one for one bounty. Mukhang wala pa nung masyadong bakbakang mangyayari dito. Mid lane is gonna be a very interesting matchup kasi tinan mo naman yan, Nature's Prophet versus Death Prophet. Not dalawang prophet eh. Yung isa sa death, yung isa sa nature. Tignan natin kung ano ang magwawagi, ang nature o ang death. Bakit? Boss, hindi nagsasalita si Ricky. Naka-hide naman daw siya. Magsalita ka naman daw kasi, Ricky. Batingin mo naman daw Twitch chat. Huwag ka naman masyadong ano. Sige na, magsalita ka na. Huwag ka na mahiya. Ricky ba yung mukhang kambing sa Dota? Anyways, Ace will be pulling the creeps para safe last hit siya under the tier 2 on Fata. Underlord, interestingly, picking up Atrophy Aura before Firestorm. So, medyo nakakapagano. Very interesting choice, pero another early pause. So, pa-shoutout daw kay Fatima. Notice me, idol daw. O nga, Ricky, magsalita ka naman daw. Ricky naman. Huwag ka na mahiya. Hinahanap ka na ng Twitch chat, oh. Na-silence ka daw, eh. Huwag ka daw pumasok kasi sa sarili mong smoke screen. Ano ba yun? Sina-silence mo sarili mo? Hindi kasama mo dyan. Baka naman silence. Na-silence na nga daw si Ricky, eh. Medyo slow start naman tayo ngayon. Not gonna be ano, pero Nature's Prophet with the pretty high base damage and the Treants will be able to take control of this lane. Pero since this is one, with that Soul Siphon, hindi naman talaga wala mong kill potential unless meron mag-rotate sa side ng Complexity. Well, pug na yan ang that is the highest kill potential for the side of Secret if they get that high. Yes. Ano, high stun duration ng Chaos Bolt on top of Cold Feet. Sure, dead ang Pugna na yan. Nahiya lang si Ricky. Paramdam ka naman daw kasi, Ricky, ano ka ba? Ha? Nagsalita ka na kanina pero isa lang eh. Na-silence ka agad eh. Anyways, there we go. Firestorm now available para kay pero kinakancel pa rin niya. Or still is getting his last hits. Pero sa bottom lane, Mu will fall. Gumana na nga ang Chaos Bolt into the Cold Feet. Trying to get a return kill itong si Z-Freak. Pero will not be successful. Mu goes down first. Pero mid lane, very very interestingly, Nature's Prophet leading. Outplaying itong si Death Prophet in the early game. Pero I like the amount of burst damage na pwede gawin ng Complexity mamaya kasi if you have Decrypify and then you use Nature's Wrath, mas kung masaktuhan mo yun, sobrang sakit. Mas masakit pa nung iniwan ka ng ex mo, bes. Pero, let's see. There we go. Yep, so we're making the rotation pero wala nang puno dyan. Kyle can just walk away. Pero Nature's Prophet, really? The star of the show ng early game nito, 15 last hit, 17 denies. Parang Ricky, ano masasabi mo dun? Ayaw pa rin magsalita ni Palen Ricky. Ano ba yan? Maybe slow start naman nangyayari dito. Pero Underlord, even if you deny him early on, mahihirapan pa rin talaga siya. Ay, hindi siya masyadong mahihirapan. Pero si Ricky, ayaw pa rin talaga magsalita. Ano ba tong co-caster ko na to? Kasi naman, nag-aabang daw eh. Walang detection. O si Ricky sumasali daw sa sarili niyang smoke screen. Kaya nagtataka na lang sila kung anong nangyayari. Pero mukhang may katabi na ako. Naglagay na ako ng sentry. Ewan ko kung magsasalita na to sa wakas. Si Ricky ay magsalita eh. O yan, nandiyan na. Direk, ano yun? Ano yun? Biglang narinig na yan. Narinig niyo na. Nag-iba.
Nakasando lang tayo eh. Nag-iba. Napalo ka. Nag-iba na ang boses. Diyos ko naman. Ito. Grabe lambot ni Ace dun ah. What was that? Mas malambot ka. Ala. Ah, sorry. Even with that natural order, I wonder how much damage yung na-deal na nila. Stomp. Ah, may pug na pala din. To connect with those shots. Connect with that damage. Nadas na daw si Ray. Wow, sexy. Hindi naman. Grabe naman kasi. Nakasada lang tayo at mga direct na. Paano ka? Oo nga, may nabubuha tao. Nag-gym ka ba, Wolf? Hindi naman. Ano? Nag-gym sa banyo. No. Meron lang kasi... Meron kasi talaga tayong ibang mga inaasikasong bagay. Okay, kasi pag kasing sikat mo na si Wolf... Hindi totoo. Marami ka na talagang kailangan magawa sa hindi buhay. Hindi totoo yan. Naging center na to yung bosses ni Ricky. Grabe, mid... Anyways, with Nature's Prophet just owning the mid lane. Ano, labanan ng mga propeta. Death Prophet tsaka Nature's Prophet. Wow. Napakaganda. Ang gandang analysis, di ba? I think... hindi ko nakita yung draft actually. Isa pa sa mga first pick yung Nature's Prophet. Second phase. Normally kasi complexity they run this as a support. Pero oops. Patay dito yung nag-respawn na Nature's Prophet. Samantala si Mu. May chase down din. Z-Freak wants Poppy. Poppy with a cold feet. And likely this Earth Elder Titan. Uy! Nagkakaharangan. Hala! Nag-trap. Trap versus trap. Kaso pare silang melee, so wala lang din. Kaso syempre... Si Yaxoy nasa kabilang side. Oo, Mu actually wants to take down Ace. And Ace hindi siya pwede mag-overstay dito. Z-Freak will TP. Oh! Okay, Mu, one more hit. Won't be enough. Nakikita siya dito ng Ice Vortex. Pero bilis. No more right click. Oh! Start to dodge. Start to juke. But Poppy might... Oh, I like... Oh, nice. Jukes. 200 IQ place him. Yeah. Talagang iniwasan niya yung vision from the Ice Vortex. Oof. Nagsabon ka ba? I don't know. Lagi tayo nagsasabon. Tanda. sasabihin ko. Itong ano, Nature's Prophet, lagi nilang nirarun as... Support. Position 4 for Z-Freak, to be honest. Parang, pero ngayon, iniba nila. Nature's Prophet also one of Mu's favorite heroes, actually. Oh, that's an offlane. So, anay pa lang mga Nature's Prophet players, though. Sa side ng complexity. Tsaka with the amount of talent buffs na nakuha niya, I think we will be seeing a return to the meta. Ang ganda ng talent siya ngayon. Parang even more movement speed, more HP, tapos yung uli na nag-deuce pa yung cooldown ng Wrath of Nature. Wrath of Nature. Actually, may, kung ano eh, isang Easter egg lang, merong... misspelling yung Wraith of Nature nilagyan nila. Pero, uy! Grabe naman yung damage dito kay Z-Freak. Makataas siya daw with the usage of that even through the cold feet, I mean. At merong... you could still be able to take down the Elder Titan. Samantala Ace almost dying. Pero may respo actually. That's for the Nature's Prophet. To at least get the 2-for-1 trade. As the pug na will be taken down. Oh. Amplify pa ng ano eh, ng decrypify yung Soul Siphon. Jesse, making a run for it, pero mataas naman ang movement speed niya, 340 with that. Pero na-wrap around siya dito. Did find mid one, naipit-ipit pa siya dito. Naipit nga, man. Oh, samantala, oops. Want to go to Jesse, tinamaan, and he will fall. Yung army dito ng Treants, hindi mo... Try to go for the block, pero with Karian Swarm, click mo lang kung... Boss Wolf, ang mahal naman ng grad ticket, $60. Pwede naman, grabe naman yung NMD, ang mahal ticket. 60 ano lang, 60 Benjamins. Okay. Easy ka lang. Tsaka, isa pa naman papamigay namin mamaya Biceps pa lang din. Easy lang kayo, mga baseball. Si Vittoria 300, pero Dark Rift out from Fata will definitely be successful. Yep. Such fitting na gamitin ng Team Secret yung isang hero na tumalo sa kanila. At least hindi sila na PTSD or something. That's true. Oy, pinapaligiran dito. Nice body blocks for a bit dito mula sa Nate the Treants, I mean. Pero even better ang ating Yapzor. Pero later on, I'm excited to see if Yapzor will be able to get those multiple hero as well as the Treants. Kung mag-miss micro dito ang complexity. Falls again. Actually, ang lakas talaga ng call potential nila against the Pugna. Kasi if you have a high duration, ng Chaos Bolt on top of the cold feet. Yep. Baka mabuhay si Baring Pugna. So super classic na rin with the cold feet plus the Chaos Bolt.
Tapos sama mo pa yung potential na rotation mula sa Earthshaker na hindi pa natin nakikita dun sa may bottom lane pero hindi pa needed dito ng Team Secret. 7-2 score. Limp wants to go and pressure Fata using the cooldown as well as the rocket barrage dito. He might have enough pero masyadong mabilis si Fata. Here comes mid one. Mapapatay si Fata. This is just an illusion. At actually, naharangan pa dito. Nako, that was a misplay coming out from his teammate. Oh, the block! Body blocks dito. Ganda. Mula doon sa Triad Protectors. Triads, I mean, not the Protectors. And the mid one. Unfortunately for Fata, hindi niya na-cast yung Firestorm niya before he died. Kasi if he got to cast his Firestorm, I'm sure Gyrocopter would have been a return kill. For sure, for sure. Easy lang kayo. Easy lang kayo. Kabayo po ba sinasakyan ni CK? I think so. I think it is a demon steed of some sort. Demon steed. Ano yan? Dread steed pala. Dread steed. Wow, ganun. No, alam mo dread steed ang tawag. Wow. May mga ganun na lore sa Dota. Mga lore sa Dota. Kaya ang ganda ng ginagawa ni Sir Actual Slap sa yung lore explore niya talaga yung lore. Explore the lore. Explore the lore. Ay, sabi yun. Ay. Kasi si Direk Leggy, biglang ang pinalabas yung picture natin eh. Nayari tuloy tayo. Ganyan na nagsalita nga si, ano eh, si Direk Leggy, pero isa lang yung sinabi. Ano sabi niya? Ice Bear. Ice Bear. Boss, wala ba tayo dyan? Meron tayo dyan. Alam nyo, Black Valentine at sa lahat ng nanonood ngayon sa Mineski TV, meron tayo dyan dahil meron tayong giveaway. Oh, mamaya, 250 pesos Steam Wallet code. Yep. Our first giveaway. Pero marami rin tayo dyan. We have 3 grand prizes. Oh. Up for grabs. Meron kami Mineski Gaming Chair. Oh. So, meron Adidas, ano AMD. NMD. NMD. Oh, Poppy throwing that Hail Mary Ultimate. Pero tinaman actually yung Nature's Prophet ng Cold Feet dito. Pero yung turnaround, syempre, mula sa cooldown, napatay nila. Oh, body block na naman mula dito kay Chessy. Enough to catch up dito. And there's the glimpse. At wala na taka si Ace. He will fall. At hindi na pipigilan pa ng complexity ang Action Jackson as they are trying to push the bottom lane. Dahil meron silang Nether Blast. At meron silang Treants. At ito, parang sword. No, a very high tempo game. Tsaka may isa pa akong grand prize na nakalimutan sabihin. Siyempre, 10,000 pesos gift certificate from Diner List. Salamat, Boss Lordy. Oo, si Boss Lordy. Siyempre, we would like to thank our sponsors. Pero wait lang. Uy, ginagulat sa muti naman dito ng Ancient Apparition Ultimate. It's actually pretty devastating sa isang pag na, pero wait lang. Meron dito ang counter initiation. Napatay nila si Nature's Prophet. Static Storm on top of the Death Prophet. Patay si Death Prophet dito. Z-Freak, very low, pero tutulungan siya ni Pag na. Makakali siya. And that is a 1-for-1 trade ng mid laners. 1-for-1. Pero, tempo-wise, I think complexity want to own this early game kasi later on, the Chaos Knight can easily delete the Gyrocopter. Totoo, totoo. Not the highest armors. Not the highest of base armors and not the highest of lives. HP pools, I mean. Highest of lives. Parang sobrang lalip naman. Oo oh, nga eh. Parang iba na, nag-iiba yung meaning bigla na sinabi ko eh. Sobrang lalip naman, parang nga. Swarly. Ano kasi Swarly Mac? Kaya malalim din mag-English tong si Swarly Mac. Kasi po, writer po talaga yan. At gumagawa rin siya ng mga play at short stories. So, parang si Wolf. Ikaw rin writer ka rin. Pero not as good as you are. Uy! Yeah, nice glimpse dito pero may stun. And there is that stomp. Echo stomp. Reality Rift. I mean, the spirit. Mataas base armor ni Chaos Knight pero not against an Elder Titan. Oo. Oh. Napataan lang ako, bossin. Kasi alam mo naman, itong tunnel Teka lang. Mukhang magkaka-shift na naman tayo. Ipapasa ko na sa talagang righteous congrats. may pamaling si Mayor, my man. Anyways, back to the game. Sige, ipapasa ko na sa talagang caster ngayon. Oo nga eh. Ito na po talaga si Ricky. Inaabangan yun na si Ricky. Pero nga, habang nagpapalit ang mga caster natin, tignan natin
daming stacks dito to work with from complexity. So, flash farm, definitely. At, ayan nga po mga kaibigan. Ano, bago na naman! Ano, Swarly Mac! Swarly Mac! Sino ba ito nagkakasama ko ngayon araw na to? Ako talaga. Hindi ko na alam. Napaano mga kaibigan. Gawin nating mabilis to. Gawin nating 20-minute game lamang to. Alam natin na kapag tayo nagkaka-tandem. Sanay na tayo dyan. Sanay na tayo dyan. Nanostra na natin dyan. Consistent yan mga kaibigan. Pag kami ni Swarly nagka-partneran na nakuposisyon mo with a 1-4 and I, mabilis ang bigay at ang labanan dito, Secret versus Complexity. Swarly, pabrip sa akin. Anong ganap dito ngayon? Anong situation? High-paced game talaga. Kasi high-paced din, o, di ba? High-paced game. Kasi Nature's Prophet, yun yung nag-mid sa kanila ngayon. Mm. So, very interesting combination. Oo. When you pertain to the Mid Prophet, this is the Death Prophet, no? Mm. Oh, may Nature's din pala dito. So, talagang high-paced nga, no? Unang push din ang usapan dito. I mean, it's been a long time since I've casted back here for Dota 2. Yun ba ang laro ngayon? Na-miss ka na nga namin. Oo nga, yung mga kaibigan. Ayos ba yun? Naayos ba yun? Nagulat ako. Nandiyan din yung mga taga-Garena. Oo nga, ang dami nga. Anyways, to celebrate ang pagbabalik ni Shinbu, meron po tayong giveaway. Yan na nga, no? 250 pesos Steam wallet code. That is just for today. That's just for today. That is just for today. Meron tayong mga grand prizes na. Mamaya natin pag-usapan. Wait lang ha, wait lang ha. Bibigyan ko lang ng last pa doon si, ano, si Boss Jen. Sige. Medyo mawala ulit muna. Nawalan muna ulit ng detection ng aking co-caster. So, ako na lang una mag-isa. At welcome back daw sa iyo, sabi ng ano, mga tweet chat dito. Sino ba mga hashtag Butaw Nation dyan? Sa ating tweet chat. Anyways, Echo Stomp will connect onto Death Prophet. Pero walang follow-up damage coming in from Complexity. Andyan, however, si Pugna. So, if Death Prophet oversteps his bounds, definitely pwede siya mapatay dito. Exorcism committed tier 1 tower soon to fall para dito sa secret. Pero tignan natin if they can mount that defense. Yeah, ang interesting, no? Parang wala yata translation yung ano doon na exorcism dito ng Death Prophet, ladies and gentlemen. Pero he gets popped maybe just quick like that. Muna nakuha dito si Mid 1, mga kaibigan. Nakakita ko rin for the mid lane. Natanggal na dito ang Pugnalicious Rex, ladies and gentlemen. And Poppy would follow suit as kill is taken in by Jesse here. Nagahabol yung Elder Titan natin dito. 2-man feature, ladies and gentlemen. Gentlemen, at the backline, makikita mo sumisilip dito ang ating Gyrocopter. What will be the next casualty? As everyone would want to fall back. May habol dito. This is a Chaos Knight. Yeah, so overall, I think that's a... Ay, nahuli rin dito si Zayfrix. So overall, it's a 2-4-2. Support. Tig-isang support, tig-isang core. Isang support, isang core. Medyo ano, no? Hindi ganun kalinis yung bigay dito ng Team Secret. Kasi parang ang... I mean, yun na yung signal eh. Lumabas na exorcism eh. Tapos parang na-counter-answer pa sila doon. At mabilis na pop si Mid 1 dito. For the most part, yung simula ng ating clash dito, si Mid 1 yung unang nawala. It's really, you know, Death Prophet is the crucial target here para sa Complexity rin naman, di ba? Oo nga, kaya naman. Pero with the Gyrocopter really getting fat pretty early ngayon, top of the network chart, 2,000 gold ahead of Underlord. So talagang, this is a very good power spike for them. Yung Underlord, offlane, no? Offlane. Ano, behind team Mid 1 talaga dito, no? Yung ating position 2 here para sa side ng Team Secret, malayo yung gap if you compare to the Gyrocopter. Ang nag-mid dito, Gyrocopter ba? Or Nature? No, Nature's Prophet. Nature's. Offlane yung Pugna. Offlane, alright. To safe lane, Gyro. So, Prophet versus Prophet, no? So, smoke play every day. Prophet versus Prophet. Anyway, CJ Flores, type mo lang exclamation point mini para sumali sa giveaway. So, siyempre, giveaway meron tayo dyan. 250 Steam code, ladies and gentlemen, ang pinadulas dyan. Ang last pa doon dyan. Siyempre, dala namin SK TV here for our broadcast. Mga kaibigan, Bucharest to, di ba mga kaibigan? Bucharest. Yes, okay. Bucharest at mukhang bukasan ang sagot dito sa ating mid lane as Poppy gets pop melted here, the ancient apparition that is. That's gonna be the use na binigay dito sa helicopter. Will he be able to survive? He gets clapped on by 3 members. Mabilis yun. At yung killing spree streak ay burado tanggal na dito. Will they take the high ground? They know there's still the threat of the Elder Titan along with the Disruptor. No damage though into the bottom lane. Makikita nyo mga kaibigan onto the tier 2. 3 na baho ng Nature's Prophet natin. Talagang Complexity, despite the number of objectives they've taken, not really a big lead. Pero Fisher, na-block dito si Disruptor. Pero nga, no? Walang follow-up. Walang follow-up din, no? It's not that clear. I'm not so sure if do they have the vision as well for that one. But Poppy would put in the engage. The Ice Blast, mga kaibigan. Umumi ka, Poppy. There's also the Reef. Ladies and gentlemen, gagaling mo na kay Ace. Short work here, especially with the Chaos Knight. Crits coming in. Papunta dito kay Kyle. And Ace definitely getting to the point na pwede... Kasi... Chaos Knight beats Gyrocopter in the late game, so he really wants to get pretty
And he wants to get to that point. Yeah. Kasi if Complexity are successful with their game plan, hindi aabot sa late game. Hindi dapat aabot. Oh, hindi dapat umabot sa late game. They cannot afford to do the late game. Mm. What will happen here is they might rely na naman dun sa mga pogi. Pogi strategy ng ano, Nature's Prophet. This is pogi technique. No, kung saan na pupugak-pugak na lamang yung Nature's Prophet pagpasok ng late game. Kasi check talaga to ng Chaos Knight, no? Pasok ng late game. Not to mention, again, yung Earthshaker pa, eh, nasa side pa nila Chaos Knight, di ba? Mm. So, alam mo yun, like, one of the inherent counters here. I cannot, actually, kung merong ang ipang-counter lang sa Chaos Knight, pero hindi talaga eh. As in, yung Blast, di ba? Mm-hmm. Kasi nadedetermine mo kagad yung tunay doon at yung hindi yung illusion lang. Pero look at that, here to the mid lane, there's gonna be a collapse, mga kaibigan. Ice Blast is not even needed to correct as Chessy is removed here in answer for the Yapzor. Ladies and gents, 1-for-1 lamang for the mid lane. The Tier 1 is still available here para sa side ng Team Secret. High impact game. High pace game. High tempo, high pace game. And just the way we like it. Consistent yan, mga kaibigan. Oh, Disruptor actually dodges the nuke from the Death Prophet. Nice one for that one. There's also the spirit then ng ating Elder Titan. Pabalik lang, pag-glide-glide lang siya. Naku, nahagip! Mga kaibigan, pinamalicious, sinahabol ang Disruptolicious natin dito. It's gonna be 16-13 sa ating scoreboard and instantly dalawa. Mukhang nawawala sa Wisho itong Complexity ngayon natin, no? Nawawala nga. And, I mean, Secret, not exactly a greedier lineup. They just scale a lot better than the lineup ng Complexity. Yeah. I feel like especially with the presence of the Death Prophet, napaka-safe nga ng lineup na to eh. Kasi, you know, you can just stall the game. We have Exorcism that is usually used on securing objectives to be used offensively. Pero ang Exorcism din, flexible yan to be used defensively, right? So let's go, they might go in for the rush. It was secured actually by Complexity, mga kaibigan. Nakuha yung last hit, kinuha dito ni Ace, yung Aegis of the Immortals, mga kaibigan. Easy pops on that one, mga kaibigan. Farah and Poppy already gone. Complexity may have the momentum on this with four members collapsing on here para kay Ace. Puts in the rip, close the gap, papunta dito sa ating Nature's Prophet, pero napatulog siya at sinagot naman ng Fissure dito ng ating Earthshaker. Balik ka muna, sabi ng Disruptor, nilaga ng bakuran at tinanggal ng Nature's Prophet dito. Chessy, just like that, 3 down. and a snack na ngayon Aegis, but we're still Chaos Knight without that Phantasm. Yes, that is the opening talaga. Ang tagal ng cooldown ng Phantasm. Yes, and that is the opening talaga na Complexity will take advantage of throughout this game. Totoo yan, tama ka just early. Not to mention, napakulderhole niya pag may ang baba ng damage output niya. Yan ang sigurado Phantasm. Pag walang Phantasm, parang auto attack, may stun, may gap close and everything. Pero andali habulin niya, andali i-chase down. You can actually like secure the position of the Chaos Knight, especially with the Elder Titan spirit, di ba? Mm. And the Echo Stomp nga, ganun. Ang Echo Stomp, tulog talaga yung status nun, no? Pag na-stomp ka, no? Kasi may yung damage threshold niya, level 4 is 200. So nakatawa lang. 200 damage bago siya mamatay. Bago siya magising pala. Yun, nakakatawa lang yung yung amplification nun, di ba? Nakakatawa lang yung mechanic na nag-stomp ka, nagdabog ka, tapos nakatulog yung mga tatay. Parang hindi man lang sleeping dust, mga kaibigan. Parang baliktad. Medyo baliktad eh, nagdabog. Natulog. Ladies and gentlemen, 16-16, 3K gold lead here by Complexity against Team Secret, ladies and gentlemen. Super at smoke dito. So, medyo nabura yung medyo maaga nakuhang momentum doon ng Team Secret, no? When they try to pull off that rush, a smoke is played in. With the Exorcism down, this is not really the best. Yes. Phantasm though is available, pero wala si Chaos Knight sa kanila. Ewan ko kung anong plano nila dito. I think they want to make the Chaos Knight bait. Ibe-bait nila yung Chaos Knight, pero no one's going for that Chaos Knight sa top lane. Baka mahuli nga nila dito si Chessy. Very bad position, pero nag-back dito on Secret, so. Okay, dinilabasa, mukhang naamoy na nila na nasa bandang baba, southeast. Ladies and gentlemen, ang pwestuhan dito ng Complexity, dropping up some vision. Mukhang nakita yata yung Disruptor dito sa manang jungle side dito ng Radiant, mga kaibigan. So, they have an idea. The smoke has been break. Okay, it has been broken. Naka-smoke pala sila, Disruptor dito. Yan, so, tanggal din nila yung wards. Now, clearly, alam natin yung Secret kung nasaan naman talaga. Obvious naman, di nila nakita directly. Alam nila na nandito lang yung Complexity. Radiant's high ground is seen here by Limp. Will they get an advance? Naku, ang dami na huli ni Pata dito sa pinamalis. Mabilisan ako! What happened? Ang weird. Two down, high ground push yun, mga kaibigan. Wala pang Exorcism just in time for the cooldown. Pops na BKB dito para kay Limp, mga kaibigan. And Onsumu is soaking up a lot of damage. Ladies and gentlemen, not soaking, rather receiving a lot of damage even with the lifesteal available for that one. That's gonna be the feature. Displaced din yung gyro natin. Pushback palayo. Chessy's already on a killing spree. But this is the Chaos Knight. Not gonna be burning the Phantasm as the momentum is still very clear here para sa Complexity Gaming. Poppy, the ultimate is on cooldown. No sight for that one, but may use a different skill. Maybe they go for the push here towards the
high ground, papunta sa may mid lane natin, onto the shrine, and I think they would settle. I think it's a 3-4-1. No? Oh, na three, four, ano dito yung ating elder, itong ating death prophet nakuha rin ng ano, complexity. Imperfect and, talaga yung echo slam na yun ng Earthshaker because na-delete lang kaagad yung dalawang heroes and they couldn't even do anything. And okay, sila po nga yung may ward dito. Sila pa yung may ward doon. High ground pa yun. Oh, pero sila pa rin yung nag-go. Pero ang ganda kasi nung check din. Hula ako, instinct lang yun. Yan, no? In-instinct na lang ni Yapsor yun. Inano na lang niya yun. Hindi lang ni Yapsor. In-instinct yun niya, no? Ni Vata tsaka ni Yapsor. Oo, ni Underlord. Kasi maganda yung Pit of Malice. Maganda yung Pit of Malice eh. Echo Slam. Pa-high ground yun eh, di ba? Parang ano mo lang, kung wala eh, at least secured, di ba? Check. Eh kung may tamaan, eh dalawa. Eh, mukhang lucky, no? Oo. Kasi high ground eh, wala siyang sight dun eh. Ang galing. Anyway, still very fairly close. Pero yeah, complexity sila. Yung may timer eh. Yan na nga, oo. Ito po ang estado ng ating laro again. Para sa mga nanonood natin dyan sa chat. Of course, seeing the official broadcast here of the PGL, the Bucharest Major, provided to you by Mineski TV. Again, meron tayong 250 Steam Wallet code giveaway. Today. Yes, today. So, hindi lang yan. Marami pa yan. Marami pa, marami. Marami pa. Just type exclamation point mini para sumali sa giveaway ngayon. Pero, syempre, down the line, meron kami mga grand prizes. We have 3 grand prizes. Ano yung grand prizes na? Meron kami Mineski TV Gaming, Mineski Gaming Chair. Wow! Meron Adidas NMD. Oh my God. Tapos meron 10,000 pesos gift certificate courtesy of Diner List. Sa Diner List. Oh my G. Grabe yung Adidas. Oh, NMD eh, no? Mayiisi tayo ngayong gabi yan. Isa sa mga lucky viewers natin ang pwedeng makakuha niyan. Basta manood lang, basta tutok lang kayo talaga sa Mineski TV. Easy. I think baka yung, baka I think end of the Bucharest Major siguro yung grand prize. Grand prize natin. Pero I think lang, hindi ko alam kung yun talaga. Okay, we'll have to confirm on that we'll one, mga kaibigan. Pero again, chumuchok yung mapa dito ng Team Secret. Ironically, on a team that has that timer in, you'd have to consider that the power, the pushing capabilities of complexity here is also powerful. So it's no surprise na kukontrol nila yung side lanes dito. Mga kaibigan, you could see how the death, Nature's Prophet spread out. Tsaka yung Pugnag, two of the better split pushers talaga in the game. Ibang klase yung command ng rotation dito ng Nature's Prophet pag tiningnan mo yung ano no, yung mapa dito no. Like para lang makakuha ka ng secured na ano na side against the enemy. So parang naghatian na sila. Naghatian no, kitang-kita. So for scouting then bago na naman puno na lang ulit niyan. Do take note that the Nature's Prophet is going in tangent here dito sa ating tier 3 bottom lane. So ngayon ano sila basahan ng push. All ultimates are available. And with BKB almost up para kay Chaos Knight, I really don't think they have a way of killing him. Habang may BKB siya. Oo. Kasi you can even just save up and bait a lot of spells using the BKB tapos ka mag-Phantasm. There is that. Of course, sa no, hindi mo talaga isasabay ang Phantasm tsaka BKB. Ginibaway mo lang yung ano mo. Yung illusion mo. Mechanic mo pag nag-BKB ka. So there is that. Kaya that sums up yung sinabi mo nga na pretty unkillable yung Chaos Knight. Kasi after the BKB, you still have the Phantasm. Kasi saan man gagaling yung damage nila? Yes, Gyrocopter hits hard but not as hard as him. Yeah, you'll see na nilagay sa ating Elder Titan mga kaibigan pero mga nahuli yata sa Pit of Malice dati would be Kyle. Lilintro ng Zides, makikita mo sila pinag-go for an advanced call-down yata ang unang binigay niya dito pero look at Chessy's already on the dominating streak. Gyrocopter, he would take on the 2v1. This is very threatening sakalang na-save yung winning grip ni may Phantasm na palang available doon. Ito ang problema. Complexity is on a mega kill para dito sa ating Nature's Prophet but again, no check again para sa Chaos Knight natin. Mu, he has to walk away. There's gonna be the Yules. He gets disrupted. No TP out. Walang Mamba out. The crit is in. And double kill. 4-3. And this is Secret taking a fight without the BKB na pinapag-usapan natin ni Chaos Knight. Totoo yan. And sa susunod na fight, the BKB will definitely be there na. Available. So, complexity medyo nagiging alanganin ang position nila ngayon. They need to execute perfectly from this point out. Totally. Totally. Especially with the kind of positioning na masusulyapan ka. Unang napalipad dun is si Elder Titan. I mean, he is not killed quickly. Or hindi nga talaga siya na-focus dun. Pero malaking kawalan eh. Kasi yung Echo Stop ang laking zone control sana. No? And had it been available all for the duration ng Yules. Habang lumilipad-lipad dito yung, ano, yung ating Elder Titan. I mean, Complexity have an okay way of dealing with the illusions naman. Problem is, like you said, they die. They die. Kaagad. Ang bilisan. I'm not so sure kung kaya mo talaga. Kasi kailangan makapwesto ng Pugna, ng Matino. And the gap close are real. There's also a lot of controls in the form of the Fissure ng Earthshaker dito. Not to mention the Underlord Pit of Malice as well. So, this is pretty tricky for Complex nga ang kinakaharap dito ng Complexity.
True to their name. True to their name. True to their name. Ironically, you know, dealing with this game against Team Secret. But again, it's still pretty close. It's still pretty close. Next option for the items here ng ating Chaos Knight. What do you think, Swarly? Kasi may BKB na yun, di ba? There we go. He is going for that dagger. Kasi with the dagger, madadala niya yung illusions niya with the Reality Rift. Ayun. So, even more backline. More backline talaga yun. Automatic check agad. Pero tingnan natin kung unahan na nila dito. There's gonna be the Ethereal Voice. Dito papunta kara kay Ace, mga kaibigan. The crowd controls are in. That's gonna be the cooldown as well. Quick burst. Nakatakas. Nakatipi. 10 second BKB out to save your life. I think that's okay. That's okay. That's okay. Especially with a 4-man rotation coming in. Matic yun. Matic yun. Malaki yung invested sa'yo. And, sa Dota, itong malaki yung impact kapag ano, marami ang pinadala sa'yo. And did not translate into any kill. But crucial target dito ang Chaos Knight. Do think the Phantasm is not burned as well for that one. Two ultimates, the cooldown is not available para sa Gyrocopter natin, not to mention the ultimate as well dito ng Nature's Prophet. So tingnan mo, may smoke play na ginawa dito ang Team Secret. Minabait nila dito sa mid 1, pero mid 1 not really the tastiest target para sa complexity. Yappy. Tsaka medyo hindi ganda. I mean, Nature's Death Prophet, kung yan, kitang-kita yung pagkabit. Kasi pag sinugod mo yan, isang soul siphon lang, insurance na sa buhay, exorcism, ausapaw, not mention the silence as well. Kayo pa mamamatay dyan pag ginawin yan. Pero dito na huli dito. The blinks of you, ladies and gentlemen. Let's see here, the Disruptor would be an easy work here for the cooldown. And of course, the Firestorm dito ng Underlord, ladies and gentlemen, Kalis exchange for Yapson. 1-for-1 na situation, pero this is not good para sa complexity, especially with the exorcism that should be available. Force na palayo dito. Sila mo, mga kaibigan, another stun kay Zayfreak. He's already dead on a killing spree. Opener para kay Ace, mga kaibigan. Ang dami pa rin Batriders na nandito mula sa exorcism natin. And they will do short work once again to the Pugna. Mu already down. That's three members na ang complexity na itrinade para sa isa dito ng Team Secret as the momentum and the lead is very clear here para sa Team Secret. And that was just a support na nakuha ng complexity. So really far from what they want. And the lead, it's 1K now, but really feels so much more in favor of Secret. Yeah, it's so much more. Hindi siya evident sa gold kasi ino-offset siya ng Nature's Prophet. Pero what we want to describe here is the gold efficiency. Na malaki nga yung gold na hawak ng Nature's Prophet pero hindi siya ganun ka-disenyo or ka-design for combat, no? And tingnan mo how fast they're taking Roshan. Firestorm, one of the better Roshan-taking spells. Yes. Taas ng DPS na dito ng Team Secret din, mga kaibigan. Ice Blast pa yung Disruptor. Bonus, promo time, add-ons, tappings ng Roshan. Kyle is dead. Na paano? Ang galing umagip ni Ang galing umagip ng Pit of Malice dito ni Lee Fata. Mga kaibigan, ito yung mahirap. Pag gusto mo i-check talaga, ang laki ng zone controls dito ng Team Secret, no? Pit of Malice, Fissure. Tapos meron pa sa lang silence for the Death Prophet. Those are the Ice Blast first. Layered na layered eh. Actually, may pa nga yan si Apparition, di ba? Meron pa yan parang pampaslow na ice. So, complexity still have like a very small window na manalo. Pero, I really think they have to find a way to find that fight. Kasi they're trying to split up the map. Yeah. Their Secret are still playing it well na hindi sila nagsasplit up too far apart from each other. One thing's for sure, if there's kung merong win conditions, meron tayong tinatawag na non-losing condition. True. Iba siya sa win condition. Yung non-losing condition dito, kaya mag-stall ng Nature's Prophet. Ayun. Tama ka dun. Tama mo. Ito yung hindi bagay sa mga cast natin, Swarly Mac, mga Nature's Prophet. Eh. Nagpapatagal yan ng laro. Nagpapatagal yan ng laro, mga kaibigan. And, over na tayo ng average. Umaano yung average namin ni Swarly Max dito, mga kaibigan. But nonetheless, maybe a collapse here into the bottom lane will determine things as the smoke should be available and set it up here by Team Secret. The enemy should have the sight. That's gonna be the first blink. Una sa Disruptor. Mabilis ang trabaho. Four seconds. Sa Reddick Minute. 4 seconds. There should be the collapse. Walang tinamaan dito. Tangency on top of the Firestorm. Plus the Fissure, mga kaibigan. Nagta-trigonometry attack dito. Geometry. Mga kaibigan. And there should being the Uber Lords na punta dito sa mid lane natin to go for the defense on the split push na pinapadala dito ng Team Complexity. Tingnan natin sa mid lane kung anong sitwasyon. Nagalaw dito yung Gyrocopter. Takbo siya sa kabilang side siya ng Fissure, pero there's the blink to keep him in check. Also the layering on top of the Echo Slump will remove this position 2. Tama ba? 2 para dito sa ay 1 to. Complexity. Nga pala Nature's Prophet pala yung 2. Exorcism onto the tier 1 tower here into the bottom lane. And the irony talaga dito, Complexity, the ones that
that are actively trying to split up yung lineup ng Secret, pero sila yung napipinas. Sila yung actually, nung nagkasimula na naging available yung Blink, ang hirap na mag-split push. Madali mo mahuli. Especially with Triads. Oh, ilan ba yung 4 staff ngayon para sa complexity? Medyo, alam mo yun. Gucci, check dito. Okay, napops dito yung ating Aegis of Immortal. That's gonna be the sound prompt, ladies and gentlemen. Do take note na wala pa rin Phantasm na available that. But the hits are there, especially with the Echo Silver available. Para dito kay Ace, unang blink. Ginamit pa dito yung Rift. Buyback. Mga kaibigan, that's gonna be the buyback force away mula kay Pugna. And then we have to back out, maybe, from these barrack takes. And dun pa rin naman si Fata. Mga kaibigan, the split push is real as well as handled here. By the Nature's Prophet. Tier 3 lang naman na nakuha. Kailangan niya tier 3. Another blink mula dito sa likod ng parang malafountain na design dito sa ating mapa. Mabilisan. That's a buyback burn. Sigurado wala nang balik dito ang Pugnalicious. And that's a big problem. Noting for the fact na walang wave clear or nabawasan ng wave clear dito ng complexity. Another buyback is forced against the Elder Titan. Here comes the Nature's Prophet. Auto attacks, ladies and gentlemen. Gets connected to the Chaos Knight na walang Aegis of Immortal. His kill streak is already ended. Look at this. Look at his barracks. It's not yet in check. The Siphon is still there. No exorcism. The green dot for the ultimate is on black. There's only the disruptor. All for the zone. Tingnan natin kung may gamit nga ba yung Pit of Malice. I think Pana is saving up that one. There's also the Echo Stop na hindi nag-connect. Pit of Malice dito to zone away as they will call for the retreat. Habol dito si Lim. Can they make the chase? Ando naman sa mid lane ng ating Earthshaker na iwan si Midwall. He will try to go for an answer. And he did complete the kill, mga kaibigan. May iwan nga pa si Midwall. They have the numbers advantage. Ladies and gentlemen, Midwall will still be alive. Same freak, ladies and gentlemen, with Midwan opening with an unstoppable. Hahabol nga ba si Midwan dito? TP in ang ating Nature's Prophet. And he will finish the job here into the bottom lane, mopping the floor with the members of Team Secret. There's no secret anymore. Makikita nyo rin yung Yules dito connected. Lipad lamang, may sizable lahunat ang ating underlay dito. That is a lot of atrophy aura damage. Oh, makitang-kita din. They may have to back out. Tingnan natin. Sila pa yung tumatakbo. Si Yaxor, sila lang yung tumatakbo. Takbo na rin yung Nature's Prophet. MC the teleport, getting channeled, or maybe not. Yes, it will be. As you can see, the Nature, he will go for the top lane. Atrophy damage, ladies and gentlemen, mula kay Seyfrick. Isang batok at fissure ang naging puntod ni Seyfrick dito. And halos lahat yata ng members ng Complexity nag-buyback para lang masave yung racks na yan. You know, malaking buybacks nga lang. And just like that, 11,000 gold lead now in favor of Team Secret. And Nature's Prophet, kung mahuli siya dito, that will be a dieback. Di ba mag-buyback, auto-spike? Nang gold lead sa kabila, no? Auto spike yun. Malaking, kasi, malaking bahagi talaga. Kasi magkaka-buyback penalty din kayo. Oo. Tapos, nako? Yeah, a lot. Mawawala talaga. And alam natin ha, na ang oras, hindi pinapabor ang complexity. Yan. Tinan mo na, isa na lang yung may buyback. Well, Chaos Knight doesn't need buyback. Underlord na lang. Dito na nga eh. And one more, complexity have only one more fight left in them. Sigurado. Look at that spike. Those are buybacks burned, ladies and gentlemen. If we're accounting for the difference in gold of these two teams, I'm not so sure what are the supplies available here. Pagdating sa observers, sa mga obs nila. Minsan kasi nangyayari sa obs, nauubos talaga yan eh. To the point that you just have to rely on a blank map and on your instinct. Though the map is getting choked, lalo pa para sa side dito ng complexity as the push is on coming in from Team Secret. They know that a lot of resources has been burned mula dito sa complexity. And at least Nature's Prophet will be going for that nullifier. I think with the nullifier, they have a way of killing that Chaos Knight. Yeah. So, maunahan nila yung BKB niya. Pero nakatuwa ang nullifier, no? May isa sa mga parang medyo napaka-defining niya na item ngayon na na-introduce, yung nullifier. Parang wala akong maisip dati nakatumbas ng nullifier sa Dota 2 when it was introduced into the game. So, ngayon, may unahan ng mechanic pag naka-BKB, di ba? Basta mauna, like, if you cast that before a BK, parang naging walang kwenta. BKB, Yules, any of those items that can get you out of a tough situation. Ano pa rin yung ano eh? Ano pa rin yung BKB? Parang must-have pa rin siya na item. Pero sometimes you'd really consider yung fact lang na, no? Kaya nung na-introduce yung nullifier, it adds on to that kind of diversity nga. Tsaka yung pressure that you have to cast BKB before yun na nga, unahan. Before the nullifier. So hindi naman talaga ganun ka-overwhelming ng nullifier. Kasi kung mauna ka naman dun sa BKB, parang same mechanic lang din sa mga, like for example, the Poison Nova ng Venomancer. Di ba may mga ultimates kasi na tumatago sa BKB kung mahuli yung BKB. Ayan. So,
especially the DOTs, di ba? Damage over time. Let's see here. So sorry po na ipinasok dito sa ating Elder Titan at madilisyon rin na bawa dito. The crits are in. This is not good. This is a bad positioning na nahuli pa isa-isa ang complexity. BKB? Is that BKB? May BKB, yeah, BKB si natin, yung pugna natin, mga kaibigan. And nakasagot naman dito si Chessy, ladies and gentlemen. But there's still the pressure onto that one members. BKBs are getting popped one by one. Phantasm is already casted. The illusions are on site. Nasaan yung ibang kalaban, mga kaibigan? They go after Chessy. This is not good. Chessy has no buyback. Walang buyback. Oh my god, this is not good. 120 seconds and they are pushing onto a lane with the budding barrack sets. Nako. Nako, mga kaibigan. Nyako po. Nako po. This could be easy. But hindi pa sila pwede mag-mega since may tier 2s pa. But they can end this if they want. Yeah, they could actually force this, assert this one towards the tier 4. But let's see here. Midway Disciple, he has the damage in. Maybe it did connect. Another bait na manggagaling mula kay Ace. Then blink to the reef, ladies and gentlemen. Whoops, ang sabi ni Pata dito. And easy Bugatti. Do you take note? It's only the Gyrocopter that has the available buyback para sa larong to. Buti na lang, ano? Buti na lang. Walang Amanta siguro additional illusion itong Chaos Knight. Kundi, pwede pa na, pwede nang tapusin to eh. Pwede na sana nang tapusin. And Exorcism was also down. So, a sliver of hope para sa complexity. Plus, you know, tier 2. So, hindi pa sila na mega. Nakaano na pala. Tsaka nakataras na rin si Chaos. Oo nga eh. No. So, talagang, really, pag may BKB yan, no way for complexity to kill him. Yes, yes. Tapos, ang pwede nalang indahin naman ni Chaos dito is Nature's Prophet, di ba? Yung auto-attacks ni Nature's Prophet. Mm. Pero because of the presence of the Taras, you know, it can only just fall back. Parang kinikinitin mo na lang eh, at that point. Tapos kumunat din yung illusion mo. Oh, ayun din yung hassle doon para sa yung presence ng Taras dito sa ating Chaos Knight. 42-25 with a 19k gold lead. Team Secret is looking to open up an eye here against Complexity. A matter of time to a team that has the time pressure in this game. Well, Exorcism is up. They're just going straight. Oh, they can finish this game if they want. Definitely 16 seconds available here for the Nature's Prophet. If this is lost by Secret, it should fall from a mistake. Pwede sigurong ma-snipe dito si Mid 1 kung masyado siyang napunta sa backline, but there's gonna be the urn available for him. Roche? Roche is not yet up. Wala po. Yeah. Kaya malapit-lapit na yan. But really, for Secret to lose this, they have to make like 3 to 4 straight mistakes. Yep. Yep. Ayaw lang siguro nila magpa-flak talaga mula sa Nature's Prophet. Kaya rin sila nag-back out dito. They're just like trying to make sure na lahat ng lanes nila pushed out para hindi sila marat. Tapos makikita mo dito yung ating Earthshaker, no? So natagpuan niya yung nakatagong yaman dito ni Nature's Prophet sa matang bot lane. Sinet up. Na nostra na nila para na may hindi TP sa bot. Para hindi makapag TP or hindi makapag makabasag dito ng objective onto the bot lane. Again, pagdating sa usapang barak sa mga kaibigan, lamang na po ang Team Secret. Di pa naman lamang. Let's see here. Anyways, Earthshaker, baka mahuli nga dito sa Nature's Prophet. Going for the Nature's Prophet over at the bottom lane pero naka-TP out na si Nature's Prophet yata that time. Hindi pa, he is still there. Yeah, actually nagkabatian sila all in para kay Yapsor dito. No, pero blinking out. Kailangan mo respetuhin yan. Pag hindi mo na control yan at pinagbabatukan yan, baka ikaw ng beats, baka ikaw pa matumba, mga kaibigan. Babalik ka sa nature. Magiging one with nature ka. Yes, Roshan is up. Refresher shard for this Roshan. So, big objective. Fire sa kay Secret kasi they can have the double X. So double X, so nga naisip ko dito eh. Double phantasm. That is just crazy, man. Okay, smoke. Radiance. Ladies and gentlemen, Team Secret is already on the move. What would be the conclusion? 42 minutes into the game. Again, Complexity here is behind by 20k on top of that 17 kills. Mga kaibigan, they're straving and hovering over dito sa likod ng ating rush pit. Secret may have an idea na kung nasan yung pwestuhan nila. Medyo nagpapakaramdaman pa rin sila dito. Nakita yung courier? Walang laban. Unfortunately, no items there. But that is a giveaway on the position now of Secret. Because if mapanalo to, high ground ang gagawin dito. Underlord, Fata is not the best target. BKB, unang bird kay Leap. Atrasan muna nila dito. May freedom actually, nabalikan sila dito. And the blink should be available. Control dito mo. Deus! Two members nakuha ng t-shirt dito. They don't have the sight. Into the Gently. Pumasok si Ace dito, mga kaibigan. At sabi naman, dasa mga splash sa likod. Ngi sa harap, walang maisagot. And puelo! Echo slam sa tatlo sa muka. Muntin lupa. Ultra kill. And that should be a very clear. No call for the
GG, but a very, very, very clear victory para sa Secret against Complexity. And mid-1, diretso siya sa mid lane. Easy. There we go. GG has been called. GG has been called. Complexity. Automatic yan, mga kaibigan. They had a fairly good early game. Nakaka-rotation ng maayos. Pero, yun nga. They had a timer and Secret definitely... They just played it safe, and yes, when their time came, they took the fights very easily and convincing. You know, 43 minutes into the game, that is really their time. That is clearly their time ng Team Secret dito. Oh, Chaos Knight eh. Tama. Chaos Knight and ang against usapan. Against that carry Gyrocopter and mid Nature's Prophet. Oo. Mm-hmm. Oo, solid na solid yan. So ayan po mga kaibigan, nagbalik ang ating pagmumuka. Shimbo with the 149, syempre kasama si Paring Swarly. Medyo short pa rin sa akin yun. Maiksi pa rin naman. Mga kaibigan. So may consistency pa rin. Is that do we have like 3 game series ba dito sa matchup na to? O ito na yun. Best of one to, no? May one game series lamang. Walong best of one for today. I think yung TNC versus Mineski na inaabangan ng maraming tao dyan is the sixth match natin. Oh, sige, mainit sa dance floor yan mga kaibigan. Sa mga viewers natin dyan, ang dami naming magandang bigayan ngayon. After this match na ba? After today yata. After today, yung 250. Yung 250 Steam. After. May Steam na agad. O, may Steam giveaway na. Meron na nga agad. Okay? So, congratulations mga moderators yata natin yung maghahandle. Kaya na bahala dyan. Ano exclamation point mini para lang malaman ngayon yung mga detalye. Oh, 'di ba? Nanood na kayo. Ang ganda pa ng pinanood nyo. Dota 2 ladies and gentlemen. May mananalo pa kayo. Nanalo pa kayo, 'di ba? Anong bibilihin mo dyan? Dragon Ball? Ice ba yun? Mga kaibigan, to mention the major giveaways as well. We have the gaming chair of Mineski. Also, an Adidas, ladies. Kakaiba yun, diba? 10,000 pesos gift card. Ibang klase. Ano yan, ha? Team Diner List, diba? Team Diner List. Sina Boss Alan Katu, diba? Tsaka Alvin Beltran. Maraming salamat. Ladies and gentlemen, kami na yung kami ang inyong naging shoutcaster for this game matchup by Team Secret vs. Complexity. Congratulations to Team Secret on winning that one. Ako si Shimbo with 149. Kasama siyempre. Swirly. And this is our official Philippine coverage ng PGL, the Bucharest Major. Kita-kits tayo sa susunod na laban.